At nangyari na nga. Binangga ng mga barko ng China ang dalawang vessels ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sa sinamahan naming resupply mission paayungin Shoal nito lang weekend, gabi pa lang may nakabuntot na sa aming China Coast Guard. Pagputok ng araw, mas tanaw na ang umaaligid na mga barko ng China. Nagpakawala ng malakas na busina ang isang China Coast Guard vessel na sinundan na ng paulit-ulit na paghahabol, panghaharang, at delikadong pagtawid sa daraanan ng BRP Sindangan at BRP Cabra. Sa kabila ng paghinto ng aming barko, ang BRP Cabra ay nakabalandra pa rin ngayon sa aming harapan ang dalawang Chinese Maritime Militia Vessels at itong isang barko ng China Coast Guard na patuloy na hinaharang ang aming pwesto. Hindi rin nakaligtas sa panghaharang ang isa sa dalawa nating resupply boats, ang Unaiza May 2. Kaya ganun na lang ang pagpumilit maka-escape ng BRP Cabra para lapitan at protektahan ang supply boat. Sa ngayon ay sinusubukan naming makawala sa panghaharang ng mga barko ng China at makapunta doon sa unahan dahil naharang na rin yung aming binabantayang supply boat, ang Unaiza May. Pero ito nga, makikita nga natin na patuloy pa rin ang pagsunod sa amin ng mga barko ng China. Kabilang na dito ang isang China Coast Guard at ang dalawang Chinese Maritime Militia Vessels. Sa pang-apat na subok, nagdesisyon ang PCG na patayin na muna ang makina ng BRP Cabra. Pero kahit dead on water o hindi na gumagalaw ang aming barko, lalo pa kaming dinikitan at binangga ng Chinese Maritime Militia. Hindi lang isa, kundi dalawang beses. Ito nga, no, isa itong Chinese Maritime Militia Vessel na nakabangga sa ating barko, ayan, na BRP Cabra ng Philippine Coast Guard. Bukod sa aming barko, nauna na rin palang binangga ng mas malaking China Coast Guard ship na may bow number 5203, ang Unaiza May 2. Parehong nagtamo ng pinsala ang dalawang Philippine vessels. Mabuti't wala namang nasaktang Pinoy. Pero ang ilang sakay ng Unaiza May 2, kinailangang lumipat sa aming barko para na rin sa safety ng lahat. Dahil ang Unaiza May 1 lang ang nakalusot papuntang Ayungin, kalahati lamang ng pang-isang buwang supply ng pagkain at tubig ang nakarating sa mga sundalong nasa BRP Sierra Madre. Nangyari ang lahat ng ito sa karagatang sakop ng 200 nautical mile exclusive economic zone ng Pilipinas. Para sa inyo, ano ba ang dapat pang gawin ng Pilipinas para mas igit ang ating karapatan sa West Philippine Sea?